Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nabuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, kakong tinamukha ko yung si Percy, kakong magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang reno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader ginigiba, basta't mali binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Isang masaya at ika nga ay masaganang gabi sa ating lahat at sa ating mga kababayan sa bansang Europa. Ay, magandang tanghali sa inyong lahat. Kasama na po dyan ang Asian country, Japan, Malaysia. Ang tawag naman po, hi, minasama, konnichiwa. Yeah. At dito po sa programang Lapid Fire, kasama ko po ang napaka mahusay na komenterista, si Kapeter Talastas. Magandang gabi ho sa inyong lahat dito sa Pilipinas. At siyempre pa tayo po ay talagang nasusubaybayan sa buong mundo. Ito po si Peter Talastas dito po sa programang Lapid Fire. Yan. Ngayon po ay Miyerkules, Enero 22, 2020. Mm-hmm. At meron pong resulta na ang Sandigan Bayan? Oo, Sandigan. Nako, talagang ibabalita yan. Hihimay-may niya ni Kapeter. Ano nga yung lumabas na desisyon mula dyan sa Sandigan Bayan? Yan, hindi na balita yan eh. Para sa akin, papagini. Sapagkat ang balita, pagka yung mga yan ay nakulong, pagka hindi na-acquit, pagka na-convict. Pero sabihin mo, acquitted. Naku, lumuntugtugin na yan. Acquit, no? Ibig sabihin, napawalang sala? Oo. Para bang lahat na lang,
ng kasong isinampa dyan sa Sandigan Bayan na may kinalaman dito sa matataas na opisyal ng ating gobyerno, eh lagi na lang acquitted. Walang sala, walang probable cause, walang ganito, walang ganun. Oo nga. Diba? Ang findings ng mga magigiting na nandyan sa Sandigan, walang probable cause. Komisyon naman, ang nagiging decision nila, yung sinasabing kaya pinawalang sala, inordinate delay. Ibig sabihin nag-lapse na yung prescribed period, inaabot na 10 taon, kung ano man, kung ilang taon, hindi anya nabigyan ng pagkakataon sa speedy trial yung akusado. Di ba? Ibig sabihin, pagka ikaw ay big shot, pagka ikaw ay general, o kung anumang napakataas na posisyon, mas malamang maakwit ka. Diyan, ang nakukumbik, yung mga mabababa ang ranggo. Oo, hindi ba katulad nga ng mga nakaraang mga generals, yung mga, ngayon nga, yung mga pulis na nililitis ngayon. Oo. Tingnan natin ilang taon pa ang dadaanan bago magdesisyon. Tsaka yung mga Euro General. Oo, ibinanggit natin ang na isang tagal na yan, di ba? Parang hanggang ngayon, wala pang ano yan, wala pang binibigay na desisyon ang Sandigan Bayan. At nagkano nga sa akin, balik-ali-ala, kasi ang Pangulo, ang ating gobyerno, bibigyan ang Philippine National Police mag-procure. Ako, Diyos ko. Diba, yan din ang pinagmulan doon sa Aguinaldo, sa grupo ni Garcia. Sila ang supplier. Oo, lahat ng uniform, mga gamit. Baka kasama ba pati baril dyan? Lahat dyan, Lahat ng gamit ng polis, uniforme, sana nga pagdating sa pag-file ng ano, yung tinatawag nating bidding. Huwag sanang mag-ano, di ba? Magkaroon ng magic. Ayan, sinasabi natin, matandang kwento na rin yan. Ewan nga natin kung paano ba ang gagawin ni Pangulong Duterte para mapatino itong ating kapulisan. Eh, pagka ganyan, halimbawa yan, yung kaso ni Alan Purisima. Oo, ni Napeñas. Napeñas. Ang sabi pa rin sa isang balita, hindi naman anya na kinabang, ha? Yung dalawa, dun sa kanilang ginawa. Ibig mo sabihin, kung hindi na kinabang, wala na silang obligasyon, wala na silang naging pananagutan dun sa pagkamatay ng 44 na Sapa, di ba? Mama Sapano, oo. Yan, doon sa Mama Sapano. Ang ano nga doon, di ba, parang naano ata si Purisima, hindi siya i-duty on that time, pero nagbigay siya ng instruction kay Napeñas. Oo. Yan, isuspendido noong mga panahong yun. At si Pangulong, dating Pangulong Ninoy Aquino, inabsuelto. Di ba, sabi? Wala raw kinalaman. Laman, oo. Walang pananagutan ang presidente ng Pilipinas. Yan no ang desisyon ng Sandigang Bayan. After 7 years, tipin mo, sasabihin lang na-acquit? Ngayon lang na-desisyonan sa tagal-tagal ng panahon. Baka ang dami pang may kaso dyan. Natabunan siguro, hindi nahalungkat. Oo, yung asawa ni Binay, kung sino-sino pa, may mga kaso dyan. Si Doktora Ilinita. Oo, hanggang ngayon, sipin mo. Di ba absuelto rin yon? Hindi pa, wala pa. Wala kaso pa? Pa rin, alam ko eh. At yan napakatagal nang nililitis niyan. Huwag ka nang lumayo, ang kaso ni Madam Imelda Marcos. Oo, yun naman. Acquitted pa nga yun eh. Oh, diba? Pagdating sa Sandigan, sa Korte Suprema, nag-acquitted pa mga kaso ni Imelda Marcos. Mm-hmm. Yan. Ganyan ang justice system sa ating Pilipinas. Kayo, mga taga-subaybay, ano masasabi niyo dyan? May pag-asa pa ba na bumilis ang sistema ng ating justisya? May pag-asa pa ba na yung talagang totoo, yung talagang katarungan, makamit ng mga kinaukulan ng mga biktima. Ang biktima dyan, siyempre pa, ang publiko. Kaya nga ang inaano nga, nang umupo si Pangulong Duterte, ang sabi niya, bibilisan, dapat lahat ng mga
yung fiscal, prosecutor, judges, bilisan ang pag ano ng desisyon. Mga mga minor cases lang, 3 to 3 months. Mm. At yung mga ibang mga criminal cases, hindi na raw aabot na 1 taon. Yeah. Eh, diferensya nga. Alam mo rito sa atin, napakaraming technicalidad eh. Pagdating din sa mga kaso-kaso, lalo dyan sa graft, dyan sa graft and corruption, ang daming mga technicalidad dyan. Pagalingan ng mga abogado yan. Oo, kumbaga, diba? Dyan sinisilip eh, para matalo yung kabilang panig. Oo, lalo na yung mga kaso na hindi na, na may piyansa. Ha? Yung may piyansa, naku Diyos ko, i-delay lang na i-delay yan. Panay-reset ang hearing. Oo, panay-reset. Pagkatapos niyan, pag ang nangyayari, pag tumagal ng tumagal yung kaso, nagkakaroon ng desisyon na inordinate delay. Yeah. Sabihin eh, hindi nabigyan ng pagkakataon sa speedy trials. Na kung iyong iisipin naman, i-analyze, ang may diferensya ay sila rin. Yung humahawak ng kaso, yung judge o kaya yung dyan sa Sandigan Bayan, maging dyan sa ombudsman. Yan. Kaya ang justice system natin ay kailangan ni mabago, mabilis. Kaya nga po kayong mga viewers at saka ano po natin nakikinig, ayan, buo po tayo nationwide, worldwide. Napapanood po ang programang Lapid Fire, syempre po sa DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Ipahayag niyo po ang inyong damdamin sa paksang sinimulan po ni Kapiter. Oo. Yung pagdedesisyon po ng mga kaso after 7 years, sasabihin acquitted. Oo, yan. Palalamigin lang yung kasi. Ha? Pagka malamig na, ayan na. Pero may isang magandang desisyon yung sinabi ko sa iyo. Oo. Yung apila ni Senator Laila De Lima sa Supreme Court. Oo. Regarding kay Pangulong Duterte against you women's right. Mm. Binasura. Ayun. Binasura na Supreme o Korte Suprema. Oo. Laban kay De Lima. Mm-hmm. Eh siyempre, alam mo naman eh, ang Korte Suprema, yan naman hindi trial court. Yan, pagka naghain ka ng petisyon, pag-aaralan yun kung may nilalabag na batas o kung may abuse of authority, yung isang wes na humahawak o Sandigan Bayan o ombudsman, saka lang sila nagdidesisyon. Tama ka nga, no violation. Ano doon, ang findings sa reklamo ni Senator De Lima against our President Duterte. Oo, wala. Dahil sa nasa proseso eh, ang nangyari dito kay Senator De Lima. Technically speaking, hindi natin masasabi na na-violate ang kanyang human right, ang karapatang pantao niya. No? Kaya pagsasabihin na yun ay labag, nag-desisyon na ang Korte Suprema tungkol diyan. Yan, nako, napaka ano talaga, no? Ayan, diyan tapo tayo natututo sa ganitong talakayan, lalo na nga po sa mga kaso. Hindi ito basta-basta kaso, talaga ito po ay sensationalized talagang mga 7 years ago. Yung kinilima after ito na umupo siya, umupo siyang senador na ilang buwan lang ang kanyang nagserbisyo at yun na, nakasuhan siya. Dito pa naman sa atin, Diyos ko, ang daming corrupt. Kaya, halimbawa, mayor o kaya isang official ng gobyerno, cabinet member, pagka nawala na sa peso yan, malamang may kaso o kinakasuhan ng korupsyon. Mm-hmm. At maging siya ay kasalukuyang umuupo, nakakasuhan ng graft and corruption. Mm-hmm. Pagkatapos, sa dami niyan, ito na, nagkakapatong-patong din sa ombudsman. Pagkatapos sa ombudsman, dadalhin sa Sandigan Bayan. Doon din sa Sandigan Bayan, kung minsan natutulog yung kaso. Ibig sabihin natutulog, nabibling-bling, ha? Nadidelay ng nadidelay. Kaya dumarating ang pagkakataon, maraming mga kaso, nalalampasan na yung prescribed period. Yun, yung sinasabi mo ang inordinate delay. How many months yung prescription? Depende yan? Yun, hindi months, taon. Taon? Oo. Ano ba, isang kaso, dininig ng sandigan, inakit ng ombudsman, tumagal doon 10 taon. Naku, sabihin, ang magiging decision doon, malamang inordinate delay. Oh. Hindi nabigyan ng pagkakataon
sa speedy trial yung akusado. Kahit medyo nilabag sa konstitusyon. Kahit mabigat yung kinaso? Yun, oo. Technically, na-absuelto. Mm. Pero hindi ibig sabihin na-absuelto, eh hindi siya guilty. Di ba? Hindi na pwedeng iapila yan ng ano? Ha? Pwedeng iapila yung ginawang desisyon dahil sa prescription? Pwede pa rin yan eh. Pagka, siyempre, ang pinakamataas na korte natin, yung Korte Suprema. Eh kaso, wala rin nangyayari. Aabutin wala naman matagal. Nag-aapila. Oh. Di ba? Ganyan ang nangyayari sa sistema ng ating justisya. Yan. Kaya marami rito na-absuelto. Kaya mga opisyal ng gobyerno dito, lumalabas kahit kurap, eh nagiging santo. Ha? Nagiging santo. Santo? Nagiging anghel. Na kung tawagin pa eh, Your Honor, Honorable. Honorable. Kakandidato uli, mananalo uli. Nako. At siyempre, eh, dating gawi, gagawin nun. Kasi hindi na natatakot yun eh. O kumbaga, diba? Mayroon na siyang president na, ay, kahit pala ako kasuhan eh, hindi man pala kaya ako lusutan yan. Malulusutan ang kaso at hindi ako makukulong. Hindi. Oo. At hindi ko maibabalik ang pera na aking nalustay. Eh yung perang yun, gagastusin niya lang sa areglo eh. Di ba? Oo, babayad lang. Balita nga, nakaka-aregluhan dyan eh. Nako. Yan ang balita bangga. Yan ha. Balita mga kababayan natin dyan sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na po sa Europa, dyan po sa Southeast Asian countries, at sa bansang Pilipinas. Nako, sabi dito ni Big DG, gandang gabi ka Peter and Favi, justice delay is justice denied. Ah, hindi. Justice delay is money for all involved. Sinabi mo kasi may areglo. Balita lang ni Kapiter yun. Hindi naman natin sinisiguro yun. Pero, siyempre, your guess is as good as mine. Yan. Salamat, Bika. Sa ating mga ano, mga kababayan, yan, I'm sure ngayon eh tanghali pa dyan. Oo, mamaya pa ang kanilang dinner. Kaya gising na gising sila. Oo. Reverse tayo hating magkahating gabi dito sa bansang Pilipinas. Kaya ang ganda ng lahat napapanood po tayo sa hindi lang po sa teleradyo, TV channels, napapanood po kami Sky Cable Channel 224, Digital TV Flux Boxes, Digital TV Ready, at sa ating pong mga live streaming at sa ating pong Facebook account. Kaya yung mga anong pagpapail ka ng kaso, magbabayad ka ng acceptance ng abogado, acceptance fee, at pera pa yung mga hearing, aabot pa rin ng 5 taon, 10 taon. Yan. Oo. Ano pa ba ang pinaglalaban mo? Eh, maubos na nga yung pera mo. Kaya nga, ang nangyayari dyan, yung mga witnesses, siyempre, halimbawa, sa isang krimen, o kaya dyan sa corruption, eh, umaatras na lang. Yung iba, nagre-recant pa nga eh. Oo, recant. Sa tagal ng kaso, isipin mo. Ha? At bandang uli, baka sila pa makulong. Dahil nilitaw, walang kasalanan yung inaako sa kanila na absurdo, eh paano itong witness? Ibig sabihin eh, di yan, hindi nagsabi ng totoo. Siya pa marireverse. Oo, pananagutin ba yan? Yan ang ano yan, napakalabo ng nagiging sistema natin sa paraan ng ating judicial system. May kasunod na pahayag si Vic, dapat for every delay, salary reduction to all involved. Police, fiscal, judge, and suspect lawyer too. Oh, siyempre. Parang may penalty. Di ba? Mm-hmm. Kumbaga sa utang, hindi mo nababayaran. Tubo ng tubo yan. Bayad ka ng bayad ng penalty. In a way, may katotohanan yung sinasabi. Valid yun, ano? Pero sabi nga natin, iba rito eh. Sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa, pagka ang pag-uusapan ay yung pag-usad ng mga kaso sa ating bansa, mga kaibigan. Ayan. Nako, sabi ko nga sa inyo, marami tayong matututunan talaga sa mga tinatalakay dito sa Lapid Fire na sabihin po natin, no, yung mga ordinary cases nga eh, hindi pa rin madesisyon na ng ano. Ako one time, ito ko, Peter, ako'y na-hold up. Na-hold up ka? Oo. Ngayon, siyempre may cash money. Mm.
May isang million ba na wala? Wala naman. Ang inaano ko lang yung proseso, pagpapile ng kaso. Yung pala, kailangan yung suspect na nahuli. Actually, ang story niya, nandiyan na sa presinto ang suspect, pinaturo sa akin. Di-identified ko. Na-identified mo? Oo, minor. Ano yung pala, kailangan within 24 hours ay mag-file ako ng affidavit of complaint. Pag hindi umabot ng 24 hours at nakakulong pa ang mga minor o kahit hindi minor, hindi kakasuhan ang illegal detention. Oo, hindi pwede yun. No? Oo, pari... Kaya pwedeng makalabas na yung inaakusa ko at pagkatapos noon, of course hindi na available. Kumbaga kung nandoon pa sa at nagpile ako ng kaso na ipa-accept doon sa City Hall, Manila City Hall, ano yung prosecutor ba? Oo. Kasi ang pulis ang magdadala na sinumpa ang kunsalaysay na nire-reklamo ko. Naku, mabuti nilang kamo within 1 hour talagang or else talagang maano din yung nagnakaw sa akin. Yan, oo. At saka gusto lang nating ipaalala yung kaso ni Alan Purisima, General na Peñas. Yan, kaya sila sumabak dyan kasama yung Sub-44 at iba pa. Eh dahil dun sa reward. Alam ba reward na ibinigay dyan? $2 million. Para lang maano yung yung terorista. Oo, napatay. Napatay, oo. Patay o buhay yun, may reward yun eh. Kaso, ang tanong, sino tumanggap noon? Oo. Yan. At pangalawa, paano yung mga buhay ng 44 soldiers? Oo, yung ba yung nakarating? Sigurado makakarating yun, di ba? Pero sino ang tumanggap ng reward? Meron silang sinasabi, pero basta ka ba maniniwala ron? Ganun ba talaga ang naibigay doon? Sino nagbigay ng 2 million? 2 million peso? Amerika. 2 million dollars? Oo. Grabe ah. Bawat terorista kasi na kilala, may reward yan eh. Mm-hmm. Nagkataon, itong dalawang to, tigi 1 million yata ang ano dyan, reward. Iyon eh, ibigay yun. Ang tanong nga ng taong bayan, kanino napunta yun? O saan na? Kaya masipag na masipag sila Alan Purisima eh. Di ba? Mm-hmm. Kahit siya suspendido, pinatrabaho niya eh. Sipin mo. Dahil dun sa reward. Kasi positibo na nandoon ng, ang terorista. Mm-hmm. Ang ano lang doon, nag-suffer yung mga kababayan natin, nagbuwis ng buhay. Yeah. Mm-hmm. Na parang ganun lang, namatay na lang sila. Mm-hmm. Binigyan naman sila ng military honor. Okay, ang atin naman pag-usapan. Alam nyo, merong mga tanggapan ng gobyerno. Sa palagay ko, dapat nang i-abolish. Ha? Kasi... Anong departamento, mamaya? meron yan, maliliit na departamento. Ang dami yan eh. Dapat yun, wala na yun. Kasi ginagastusan lang ng gobyerno. At ang isa pa... Baka umuupa pa ng opisina yan Malaking ahensya ng gobyerno na sa palagay ko, dapat wala na eh. Itong Metro Manila Development Authority. Itong MMDA. Ay, alam mo, ito nga yan, sa segue ko yan. Ang talagang kwan ng MMDA Development Authority, more on sa roads, sa mga traffic, sa kaayusan, nakikialam sila sa pamamahala sa pista ng pelikulang Pilipino. Okay. Ang mga naan dyan ay walang alam. Kaya tama ang sabi mo, i-abolish lang nga yan dahil wala namang nangyayaring kaayusan sa traffic. Hindi lang yun, baba. Tatlong mandate ng MMDA ayon sa pagkakatatag niyan. Una, isaayos ang trapiko sa Metro Manila. Pangalawa, yung basura. Sana dapat na yung mandate niyan eh. Pangatlo, yung sa baha, yung flood control. Oh, may flood control. Nakikita ko nga ngayon, sa Espanya yung mga guhit-guhit. Ang tanong, nakokontrol ba baha? Hindi eh. Oh, tayo kinokontrol ng baha. Diba? Tayo kinokontrol yan. Diba nang tumira ako sa USC, bahain yun, no? Oo. Kahit anong gawing taas ng daan, baha pa rin ang baha. Yung basura, ha? Nagagampanan ba? Hindi. Bawat siyudad kasi, merong ano? Ha? Meron na silang ano eh. Yung, kumbaga, sila magkocontrol. Oo. So, yung waste management, di ba? Sila may contact niyan. Sila may contact niyan eh. Bawat sila. May commission diyan, no? Malaki commission. Nang matatag yung MMDA, ha? Binubuo yan ng 13 bayan
at apat na siyudad, yung Manila, Pasay, Quezon City, Caloocan. Hindi, Caloocan. Yung pinaka-main. Apat lang ang siyudad nyo. Oo, Quezon City, Manila, Caloocan, yung MMP, Pasay, Makati. Yung tatlo na bayan, yung Makati nun, hindi pa siyudad. Yung Makati, Mandaluyong, hindi pa siyudad yun. Oo nga. Parang, yung siyudad na lahat. 17 lahat na silang cities. Hindi, pati Patero, cities na eh. Cities na ba Patero? Oo, pati Taguig. Siyempre, magkatabi lang yan eh. Hindi. Pateros, hindi pa. Hindi pa ba? Taguig. Pasig. Pasig. Pasig, sinasabi mo. Kaya ngayon, binubuo yan na 16 na siyudad at isang bayan. Yung no? Pateros. Okay, yung traffic. Wala man tayo ang bawat siyudad, bawat bayan, meron din ano eh, traffic enforcer eh. Kumukha ng Makati, Manila, di ba? Bawat city. Oo, Quezon City. Eh, ano pa ginagawa ng MMJ? Ano nangyayari? Andiyan na lang sila sa ETSA. Di ba? Eh, pwede naman kontrolin ng mga bawat city yan dahil pag umunan ng Pasay Rotonda, ano na, Makati, susunod, Mandaluyong. Nung hindi pa si Danny Lim, ang chairman yan, may nakikita pa tayo nagtatraffic sa Maynila eh. Sa city, sa aliman lugar. Eh ngayon wala na akong makita. Andiyan lahat sa halos sa EDSA. Kasi yan namang EDSA, yung kaling yan, dinadaanan niya ng maraming siyudad eh. Kamukha ng Pasay, Makati, Mandaluyong. Mandaluyong, San Juan, Quezon City, Caloocan. Yan ang ano yan. Paikot siya. Tinutumbok yan, di ba? Kaya, pwede dyan ang MMDA. At nagtatago pa yan ng mga sa puno, ah. Oo. Dahil titikitan pagka nakitang nag-violate. Eh, ang laki ng pondo niyan. Ang laki ng budget niyan. Pagkatapos, nakikita natin na ganun lang ang ginagawa. Pagdating naman sa basura, eh, wala naman silang ano na dyan, eh. Kumbaga, papel. Yan, eh. Bawat siyudad ng Metro Manila, meron na kanikanyang mga ano dyan, eh. Nakakontrata. Eh bakit diba? Umaano pa si ano MMDA Chair Danny Lim, di ba? Danny Lim. Lagi siya nakapront, tsaka yung Garcia, oo. Jojo Garcia. Sa traffic ko nakikita yung pati yung ASEC na babae, si Celine. Kaya nga. Sabi ko, ano kaya, tama ang paliwanag mo, ngayon ko lang naliwanagan tungkol diyan sa traffic, basura. Hindi na nga dapat sila kailangan. Yung sa baka, andyan ang public works eh. Di ba? Andiyan ang Department of Public. At saka hindi bawat city may mga ano yung, na rin yan. Yung mga narepambo, yung pang ano natin, kaligtasan. May Department of ano yan eh. Hindi mga kanya-kanyang departamento yan. Tungkol dyan sa mga pagawain bayan. Kaya nga. Sidad. Ibig sabihin talaga, i-abolish na yung department na yan. Sayang lang yung kaya budget. Kaya natayo yan. Ang talagang history niya, si Imelda Marcos noong araw. O, kasi MMDA governor siya. Gustong maging governor. Ang ginawa na natatagyang Metro Manila Commission. Tawagin pa yun noon eh. Na binubuo noon ng 13 bayan at 4 na siyudad. Yan ang istorya niyan. Kaya lang yan natayo dahil kay Imelda Marcos. Paano yan? Ngayon eh. Ano pa function yan na hindi ginagawa ng mga siyudad dito sa Metro Manila? Ginagawa na yan. Sinasabi mo, nangyayari, nakikialam pa sa film festival. Oo, totoo yan. Di ba? Oo, sabi ko nga, anong kinalaman? Hindi nga nila kilala paano ang paggawa ng pinikula. Alam mo bakit? Lumalaki ang kita dyan. Yung mga percentage profit. Profit sharing. Kaya nga na ano yung tas na minili pa sila ng mga pinikula. Kahit ang mga pinikula ay basura ang iba. Oo. Na hindi ka patulad ng panahon ni Imelda o panahon ng... Unang kasi nagsimula yung Manila Film Festival. Ang akin, nagsimula talaga yan kay Villegas. Yes, kay Villegas. Manila Film Festival. Okay, ang mayor si Villegas. Tama ka. Alam mo naman si Villegas eh, Makata yan. At saka ang ganda ng Maynila nun, umiikot sa eskolta dyan sa Avenida. Malinis pa nun. Kaya ang inaano ko lang nga, tama ka rin, may punto ka doon, Kapiter. Kaya kayong mga viewers natin sa iba't ibang panig ng mundo at sa Pilipinas, ihagin po niyo yung damdamin ninyo para makatipid naman ang Pangulong Duterte ng budget. Ang laki naman, ang daming
alo yung mga high-ranking officials, ang lalaki ng sweldo. Tapos, meron pa mga consultant yan. Meron pa mga ghost employee yan. Naku, Diyos ko. 15 at 30? Baka may intelligence fund pa yan eh. Naku. Paano yan? Eh, yan naman, hindi natin tinitiyak ha. Yung tungkol sa ghost employee. Ibig sabihin, napakaraming taong sinesweldohan yan. Napakaraming consultant yan. Napakaraming mga kung ano-ano function ang ginagawa nila, pakulo. Eh, gastos ng bilyon ng ano yan eh. At saka wala naman eh, nang nagkakaroon tayo ng mga matitinding traffic, hanggang ngayon wala naman silang solusyon eh. Hmm. Wala. Ano nangyari? Wala diba? Rin. Traffic pa din. Ang daming traffic enforcer dito. Meron pa tayong National Police Traffic Enforcer, di ba? Yung Highway Patrol, isipin mo. Pumisa sila nagmamando dyan sa EDSA. Paano ngayon yan? Ano trabaho ngayon itong MMDA? Ano lang, dekorasyon? Wala eh. Hindi kamukha. Depende rin kasi kung sino namumuno eh. Alimbawa, panahon itong si Bayani Fernando. Yan, magaling. Ay, oo, si Bayani Fernando. Si Matay, nung araw, yung kauna-unahang chairman niyan. MMDA chairman. Napakahusay noon. Na naging mayor. Oo, nung bata pa si Mel Matay. Talagang kapado niya ang Metro Manila. Ang isa pa rin sa mahusay, yan si Bayani Fernando. Talagang kumikilos yan. Talagang makita mo marami siyang proyekto. Nagpatayo siya ng mga footbridge, di ba? Kaya, ano ko sa footbridge, ha? Oh. Alam mo, supplier ng mga bakal-bakal. May ano yan si Fernando, kasosyo ata sa paggawa ng bakal. Eh, ano yan eh? Halos lahat pati ano, nilagyan ng bakal, yung ginagapangan ng mga bulaklak. Oo, kasi dating negosyo ni Baya, may construction firm yan. Yes, may construction. Si BF. Oo. BF Construction. Ngayon, alam mo ba ngayon, yung mga footbridges, wala. Napabayaan na. Nakakatakot na, umaalok-alok. Nang puntahan, tapos yung mga hagdan, sira-sira. Baka magdisgrasya ka pa, yung mga bakal, bulok na. Kasi ano parang mahina ang standard ng bakal. Diferensya, itong si Danilin, hindi inaasikaso. Yung mga footbridges, kaya ang daming nagre-reklamo. Diyan lang sa Ortigas, sipin mo, ang haba ng footbridge dyan eh, di ba? Ay, wala na eh. Wala na talaga. Iba-iba na eh. Tsaka, halos at saka ano, matatakot ka maglakad eh. Ano to yung gumagalaw, yung parang nililindol? Parang may lindol. Bakit ganun ang pagkakagawa noon? Ewan ko ba? Kasi, yung pinaka ano noon, yung flooring, bakal eh. Ang bigat noon eh. Ang kapal ng bakal, isipin mo. Eh ngayon, nandiyan si Chairman Danilin, hindi na inaasikaso yung mga footbridge. Ando dumi. Tapos eh, may mga kalawang na, hindi man lang pintahan. Ano ginagawa? Asan ang pondo? O yan. Nitong MMDA. Kaya yung mga may nakikinig po dyan ha, at nanonood ng Lapid Fire, pwede, kahit mga taga MMDA kayo, pwede kayong tumawag dito ha. Ano po, ipaliwanag ninyo, 895-4460, 897-8374. Sabi dito ni Emmanuel Inigo, ang kailangan po ng bansa natin sa akin palagay ay yung taong kayang manindigan sa rule of law. Mm-hmm. Yung hindi nasusulsulan, marunong manindigan sa ngalan ng batas. Yan. Yung may political will. Yan. Sabihin talagang hindi natatakot. Ha? Kahit sino ang masagasaan. Ah, ito. Sabi ni Cherry R. Noblesada, good evening po Sir Peter at sa iyo Sir Favatini. God bless po sa inyong lahat at sa inyong programa. Ito lang po ang programang may sense. Oh, salamat po. Salamat. Yan. May sense pala tayo, Pabi. Oo nga. Salamat po. Ha? Siyempre po, si Arlene Tanedo Varias ng Netherlands. And on behalf of Kapersi, happy viewing and listening to Lapid Fire. Yeah. At sa mga tropang Lapid Fire. Mm-hmm. At Kitina E. Rodriguez, umaabuso lang ang mga tao
ni Bayani noon. Ah, kaya umaabuso lang ang mga tao ni Bayani noong araw. Oh, kaya maraming nagalit. Oo. Oh. Lalong-lalo na yung mga karato lang nakatabi na kinukuha ng panang tinitinda, kinukuha tapos kinakain yung prutas. Si ano eh. Oo, nakikita Bayani. Naman dati iyon nang nakakasira sa mga tao niya. Mm-hmm. Di ba pag tinataboy-taboy, kahit sa balintawak na nag-clearing sila, no. Sana paalis nyo yung maayos yung mga nakakariton. Tulad ng sinasabi ni Kapiter, ang puhunan po dyan ay inutang lang po sa 5-6. Sa 5-6, sa Bombay. Oo, mm-hmm. Kaya katulad ng sinasabi natin sa Maynila. Oo. Diba? Ang dapat sakalin nyo yung mga Bombay. Yan yung hagis nyo doon sa truck. So, diba? Oo. Pero hindi, yung ano natin, kasi diba yung mga, ano daw yun, na distraction ba ang tawag doon? Yung obstruction? Obstruction. Oo, nakakaabala. Nakakaabala. Kasi ang tao, sa kanya na naglalo, kaya lalo matraffic eh. Mm-hmm. Diba? Kaya nga yung mga vendor na yan, ang isang dahilan kaya dapat linisin para lumuwag ang traffic. Mm. Oh, lalo na nung panahon ng era. Naku sa amin ito, di ba, 17 years ako tumira dyan sa Barangay Bomber. Pagtawid nyo lang po, District 4 po kami. Pagtawid nyo po ng P. Gomez, District 4, District 3. Harap na harap lang po yung Central Market. Ang laki-laki po ng palengke. Alam nyo yung palengke na yan, talaga ang ganda-ganda ng araw. Alam mo, pumangit, tapos may mga ano, pinaganda, pero nako, sira din. Tapos sira ang mga simento, wala. Ang nagtitinda po, Kapiter, nasa labas na lang. Yo. At nilagyan ng tolda. Ngayon, ngayon ha. Kasi ayaw pumasok. Ginawa ngayon ni Mayor Isko, nilagyan ng tolda. Ito talaga, babayad naman, tinitikitan kayo araw-araw. Sige, diyan na lang kayo sa labas. Ayun. Pero pinaayos lang yung ano yung linya. Mm. Pero nung panahon ni Estrada, naku, napakadumi. Oo. Ang dumi diyan. Ultimong island. Ultimong island ha. Merong mga vendor. Sipin mo nung totoo. Panahon ni Erap. Mm. Iyan ang nangyari diyan. Kaya nga, iyan nga ang mga tao sa pagkahalal nga ni Mayor Isko, marami tayong nakitang pagbabago, pero may paalala ang kasama ko dito. Yung mga nasa paligid niya, Mayor. Oo, Mayor, ha? Tsaka, ingat ka, dahil sa pagtalikod mo, balikan yung mga vendor. Pagtalikod ng DPS, ayan, kanya-kanya na uling balik doon sa kanilang pesto, hindi man malaki sakop, pero nakakaabala pa rin. Hmm. Diba? Kasi, ano yan eh, side joke yan eh, daanan ng tao yan eh. Hindi naman dapat pinagtitindahan yan eh. Yan. Anong nangyari? Sabi ko nga, kasi itong mga Bombay eh. Di ba? Sipin mo. Kumbaga parang sila na ang may-ari ng sidewalk sa buong Maynila at sa buong Metro Manila sabagkat ang mga puhunan niya inuutang karamihan niyan doon sa Bombay. Yan. Masisipag kasi ang Bombay, maraming pera. Oo. Kaya napapagulong nila yung kapital. Oo. Tayong mga abang nagninegosyo, nagtitinda tayo, alam mo, ang bayaran yan, araw-araw yan. Araw ang kulit. Tatsagaan ka ng Bombay. Talagang pupuntahan ka ng pupuntahan. Oo, ang tatsagaan yan, isipin mo. Talagang magagaling eh. Pero dito sa area ng Baclaran at saka sa Quiapo, marami din natitinda yung mga ano na mga produkto ng mga Muslim. Mm. Nakita, mapansin mo ba yan? Marami din mga nagninegosyong mga Muslim. Marami, oo. Karamihan yan, ha? Umuutang sa Bombay. Kaya may makikita kang Bombay, umiikot yan. Ayan, sa sinabi mong Bombay, ito ang pahayag ni Tina A. Rodriguez. Okay naman ang mga Bombay. Madaling mangutang, sa bangko nga, mangutang ka, ang daming proseso. Yun sa Bombay, agad, pauutangin ka. Ganon din naman ang interes sa Bombay. Yun ang naging problema eh. Uutang ka nga naman sa bangko, ang daming papeles na ihingi sa'yo, ang daming requirement. Sa Bombay eh, kaliwaan eh. Lalo pag meron kang tindahan. Verbal lang. Oh. At meron kang pwesto na naregulayan kung ano mga paninda mo. Kaya, kahit ganun kalaki ang tubo, okay lang para sa kanila. Pero hindi natin namamalayan habang tumatagal yung ating binabayad dyan
eh sobra-sobra na. Oo, kumbaga sobra na sa sa ano to yung pinaka kapital ng mga interest pa. Oo. Y- sabi ni Arlene, dapat palitan na yung Danilim. Suggestion nga ni Kapiter, tanggalin na. Yan ang departamentong inutil. Wala eh. Inutil ba? Walang masyadong achievement si Chairman Danilim. Yan ang napansin natin. Kaya minsan, kaya nasabi ko. Sino ba nag-position dyan kay Danilim? Si Presidente. O yun, may, Presidente, nako. Oo. Oo. Medyo tawagan mo ng pansin. Bahala na Pangulong Duterte. I-reviewin mo. Mm. Oh, samaksamahin mo yung mga komento at talagang para malaking ano rin yan, yung mga sinusweldo niyan, ilan na lang sa mga pinangakuha mong tataasan ng sweldo. Ayan, oh, ang laki ng budget niyan, ang laki. Diba sabi mo mga consultant na lang? Nako, ang dami, may mga consultant pa yan, may kung ano-ano pang mga tao yan. Ayan, nako, talagang dapat busisiin yan ang departamento na, oh, ng MMDA. Walang silbi, lalo na sa basura at baha. Yan. Oh, lalo pa sa traffic. Huwag na tayong umasa. Pero pag nagawa do yung subway at saka skyway sa EDSA, kailan pa kaya mangyayari yung subway at saka skyway? Baka mauna pa yung kaya dun sa langit mismo eh. Skyway, no? Skyway. Oh, subway eh. Yung skyway nga. May ginagawa ngayon sa purview yung MRT, parang may subway sa ilalim. Basta ginagawa yun eh. Sana nga umabot ng 2022. Oo, yun lang daanan ng tubig eh. Yung mga tubo, hindi magawa eh. Yung pa-subway. Samantalang mababaw lang yung hukay ng tubo. Hindi ba? Ito, si Emmanuel Inigo. Sana nga, sana po sa mga taong may totoong pagmamahal sa bayan at may pagpapahalaga sa pagkasarinlan, tangkilikin po natin ang produktong sa atin. Trabahuhin at malasakitan natin ang mga kumpanyang Pinoy ang may-ari. Ang tanong, Pabi, meron pa ba tayong produkto? Wala na eh. Kulugali na Hong Kong. Wala na tayo. Ato, mula po produkto ng China, Koreano, yan. At mahilig pa sa branded galing Amerika. Ultimong sibuyas galing sa China. Oo, alam mo ba yung malalaking sibuyas sa pula, bawang? In-import niya sa China. At ang mga, ito na, yung mga bags, lahat. Diba Amerika? Mexico State, China, galing London, meron galing Italy. Meron tayo dati, pwedeng import yung pakong bakya. Wala na eh. Ano pa import? Ano? Kaya kalokohan yung sumali tayo dyan sa ano, liberalization. Sila pwede magpasok ng pasok produkto rito, tayo rin pwede. Eh wala naman tayo mapasok doon. O hindi, mayroon man ngayon na, ngayon yung ano, yung mga abaka. Ayun, oh, nauubos na rin. Alam mo ba, sa Pilipinas, ang pinakamasarap na mga prutas, oh, lalo na yung mangga, yun. Ang mangga natin ang mahal-mahal yun sa Europa at saka sa Japan. Yung agricultural products. Nag-export naman tayo ng mangga mula dyan sa Davao, di ba? Pero sila, ini-export nila rito, iba-ibang klase, grabe, di ba? Kaya wala tayong kalaban-laban. Hindi, natatawa ko yung manok, nakita ko dun sa video. In-import yung manok, ay in-export sa atin. In-injection para maging malusog yung, kahit sariwa. Yung pala eh, ano na pala yun, dead. Binubuhay lang ng mga anong tinutusok-tusok. Di ba tayo naman mga Pilipino, kahit paggawa ng mga corn beef, hindi naman talaga pure beef yun. Binamagic tayo. Ayoko banggitin ng bansa, ha? Pero yan po ang realidad. Tayo po ay mahilig. Yan nga eh, tayo nga sa Pilipinas, marami naman tayong mga, pwede rin mga i-export na produkto. Yung tabako dito, natin, tabako, maganda tabako natin. Dito ang dami-daming isda, isipin mo. Ay, oo. Pero yung mga sardinas, imported sa ibang bansa pa nang gagaling. Dito kinuha yung isda, isipin mo. Uy, meron na ngayon tayo dito, Kapite, sa Nabotas, yung mga Del Rosario. Meron silang pang-Malacaya. Ayan. At doon sa barko mismo, ipinaprocess yung kaning. Doon yung kaning ng sardinas. Doon na ginagawa yun. Oo. Ayun at lang. Meron din sa parting Bisaya. Meron negosyante dyan. Pagkahuli ng isda. Ano nga bang isdang ginagawa sardinas? Basta yun. Fresh from the sea.
doon na sa proseso ng paggawa ng sardinas. Yan ang... Pero nag-export, nag-import pa rin tayo ng mga dilata. Oo. At ang isa pang ini-import natin, yung ano, yung sugpo. Ay, oo. Alam mo ang sugpo, the best sa Palawan, sa Mikuron. Nag-export tayo ng mga sugpo. Yung pala, dinadala, limbawa sa Japan. Binabalik. Wala na ulo. Oh. Yung ulo, pinuputol naman talaga. Pinuputol. Yung pala, yung ulo, hindi kasama ron. Hindi nga. Alam mo ba sa Hong Kong, at saka ano, di ba may mahilig tayo sa mga noodles? Ito pang sikreto niya, kaya masarap yung sabaw, ulo ng hipon. Puro pinapakuluan. Di ba masustansya? Yun, yun ang sikreto ng mga Chino. Yun. Oh, sinabi ko na. Magagaling sa ano yan? Sikreto. Sikreto. Ngayon, alaman nyo na. Kaya magpakulo kayo ng mga ulo ng hipon. Noong araw yan, dinidikdik pa yun eh. Oo. Pagkatapos, yun ang pinitiga dun sa pansit. Yes, kami. Kaya masarap ang pansit. Kami, yung gumagawa ang inang ko ng bubuto. Sa palabok, nilalagay namin yun. Na talagang pang toppings. Oo. Eh, pero ngayon, iba madaya na ngayon eh. Oo. May mga magic. At merong sagot dito si ating kaibigan si Arlene Tanedo Barrias. Sa Pinas, ang daming pasweldo ng gobyerno. Meron ng MMDA, ilang sinasabi mo nga, ito yung kanyang saloobin. Meron ng traffic enforcer, meron na pong traffic police. Pero mas lalo daw malala ang traffic dyan sa Pilipinas. Oo, napakalala. Ang dami na may traffic enforcer, may traffic police. Alam mo, kaya malala, ang intention ng mga yan, manghuli. Hindi naman para ayusin yung traffic. Gusto lang manghuli. Kaya lagi meron dalang ano, yung booklet. Oh, tsaka, alam mo ba dyan, sa Sio Bolivar, hanggang ngayon, ha? Sinasadya nila na dumating yung bus doon sa pinakakanto. Sa may Acacia ba yan? Dyan, sa crossing. Ah, crossing mismo, oo. Para paghinto doon, meron kasing ano, dapat nakasara. Oo. Hindi nakasara yun. Doon nagsasaka yan yung mga pasahero. Oo. Yung ano, yung pinaka-conductor. Oh, sa loading mismo, bababa yun. Papasok doon sa isang ano, ha? Doon sa daanan ng mga tao. Magbibigay ng 20 yun. 20 yun. Noong araw, 20, ha? Bawat nakabukas yung... Ay, nasabi mo yan. Sa Quiapo, napansin ko, merong isang vendor, laging binibigyan niya ng towel ang vendors at may candy. Ay, iba naman bulaklak. Ayun, sa Pagita. Alam mo ba, ang ano dyan, namumuhunan dyan, police. Yan. Sabi ko, ang vendors, may prosyento lang. Oh. Sabi ko, obligado talaga, bawat dadaan na jeepney, bibigyan ng tuwalya at saka bulaklak. Kasi yung jeep po, meron pong santo. Lagi po, everyday yung ibulaklak. Oo. Kaya yung santo, natuto na rin eh. Bisit yung santo, alam niya, nagkakalaga yan eh. Isipin mo. Tapos meron pa yan, yung mga candy. Ba, obligado talaga ang bigitasyon na ng candy. Kaya, kasi nagmasid talaga ako, tiningnan ko talaga. Tagmanman ako, yung pala ang ano eh, may pulis palang involved dyan. Saka may mga kumpanya ng bus. Kumpanya ng bus, ha? Nagbibigay ng buwanan, sabi. Yan ang balita. Yan. Na pagka yung mga bus na yan, dumadaan dyan sa mga umapara sa no parking, walang huli yan. Noong araw, ha? Nabalita yan. Dyan sa EDSA. Isipin mo, ang laki ng ibinibigay. Yan. Kaya ang trapiko, hindi malutas-lutas eh. Kasi wala silang focus sa trabaho nila. Tsaka ang dahilan pa rin, yung matinding problema, yung corruption. Yan. Si corrupt. Naglipa na pa rin daw ang mga Bombay sa Pilipinas. Talaga naman maraming Bombay dito. Hindi naman, marami pa rin Chino, Koreano, o meron ngayon mga Japanese. O dito naman sa, alam mo, napansin ko sa pagpunta ko dito sa ating himpilan, sa DZRJ, sa kahabaan ng Makati Avenue. I like the ambience. Why? Mga mga taga-Europe. Sari-sari. Konti na lang yung mga mga itim. Oo. They came from South Africa. Pero karamihan mga tiga Italy, France. Dati nagkalat ang itim dyan. Oo. Hinahanap si Binay.
At nasa sobrang na, tawa ko kasi si niyata si Binay. Kasi NOG yeah, si dating Vice President Binay. Oo, magaling na Vice President 'yun. Yan, nako sa ating mga kaibigan ha. Ito may saloobin dito si Timoteo Jr. Constantino. Magandang gabi sa inyong dalawa, Sir Kapiter Pabatini. Hmm. Kapiter, hindi ko po kaya kilala, ako kayo kilala. Pero, sabi niya hindi po kanya kayo kilala. Pero, namamangha po ako sa inyong komento. Yan. At laman ng mga sinasabi niyo, ibig sabihin masustansya. Salamat. Diba ako nagsabi sa iyo, masustansya. Salamat. Mabuhay po kayo. Oo. Salamat. Yan. Nako, talaga nga naman, no? Ang ating bansang Pilipinas, ayan ha, kung sino man po ang advisor ni Pangulong Duterte dyan sa Malacanang, ano ko, ang daming ASEC dyan. ASEC. At pati yung mga media na umatin po ng forum dyan. Ito, one thing na I'm sure may nanonood talaga sa atin, i-abolish na yung MMDA. Oo. Napapanahon na. Napapanahon. Para makatipid tayo ng budget. Lalo pang ini-interview yan si ASEC Celine. Sabi ko, para bang ganun-ganun lang talaga ang ano. Nako, sabi ko, talaga, mainit po ang talakayan po sa Lapid Fire.